May hulihan ng bulong ng Mats. Kung makikita nyo, basa dito lagi. Hello mga sir, nagbabalik po ulit ako, GMP Garage. Gagawa pala tayo ngayon ng Honda Beat. Issue pala nito mga sir. Tumatagas dito sa may hulihan ng bulong ng Mats. Ito, kung makikita nyo, basa dito lagi. Yan, basa lagi dito. Ito, bali, hindi pa naman daw nabubuksan to, napapalitan tong dalawang to. O hindi pa nagpapalit ng gear oil. Yan. Bali, magpapalit tayo ng oil seal dito. Papalit tayo. Papakita ko sa inyo kung ano yung papalitan natin dito. Ito yung papalitan natin mga sir. Itong oil seal na to. Itong oil seal na to, nakalagay ito sa likod ng bearing sa mags natin. Ito, tatanggalin natin yung gulong saka yung tambocho. Siyempre, tatanggalin din natin itong crankcase cover nya. Tatanggalin natin din yan kasi andyan yung mga tornilyo na tatanggalin natin. Saka ito, tatanggalin din natin to. Yan, Honda Beat to. Honda Beat. Bagong bago lang to. Pero ang tinakbo na nito nasa 37,000 km na. Okay, bago natin baklasin to, o bago natin gawin tong motor na to, lagi nyong tandaan, dapat huwag kayong magbubukas ng mainit. Dapat malamig siya para hindi malostred yung mga tornilyo natin. Okay, bago natin gawin uli yan, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Saka pakipindot mo na rin yung bell notification icon para lagi tayong updated sa mga video na aming i-upload patungkol sa mga motor. Okay, sisimulan na natin to. Pero palalamigin muna natin kasi mainit pa. Okay mga sir, babaklas na natin yung kanyang muffler. Babaklas na natin yan sa kanyang gulong. Tapos sulod natin yung gulong, gamit tayo ng 24 mm, 24 para matanggal natin yung nut. Tama sir, natanggal natin yung gulong, tapos susulod din natin itong babaklasin to. Bakas na rin to. Doon naman tayo sa may kabila. Tatanggalin natin yung crankcase nung sa kabila. Tatanggalin natin ito. Ito lang po yung tatanggalin natin dito. Tapos ilulungat lang natin ito para matanggal natin ito. Itin siya ng ganyan. Yan, nililinis na lang natin yan kasi dito lang naman yung tornilyo niyan para mabaklas natin yung gearing. Ayan, siyempre, tatanggalin din natin ito. Ayan. Ito
Basta pagka naglakas tayo ng mga tornilyo, double check nyo, saka segregate nyo na lang para mas mabilis kapag ka nagbalik na tayo. Ay, tanggal natin to. Gamit tayo ng 5 na Allen wrench. Tapos gamit tayo ng pansalok kasi matapon yung gear niya, yung gear oil. Dito naman sa pagtanggal ng tornilyo, gamit kayo ng 10mm na T-rins. Bago nyo baklasin to, tignan nyo muna kung saan nakaposisyon yung mga maliliit na tornilyo. Yan, tapos pwede natin tanggalin na to. Gamit tayo ng rubber mallet para matanggal natin, pupukpukin natin to. Yan, dito tayo sa may kabila para tatanggalin natin to, babalik natin dito. Ito yung oil seal na papalitan natin. Ito lang yung papalitan natin dyan. Okay, tatanggalin natin to, gamit tayo nito. Yan, sisinsiling natin dito. Okay, lalagyan natin itong oil seal nya. Tapos tatanggalin natin yung spring. Gagawin natin dito, babawasan natin para magpit na pit dun sa kanyang gear. Pagka nagbawas kayo nito, bawasan nyo yung yung mill. Huwag yung pay mill kasi pagka ito tinabawasan natin, hindi nyo natin may babalik to. Kaya ito yung babawasan natin. Ato. Ayan, ibalik na natin. Tapos babalik na natin dito sa may kanyang oil seal. Ayan, ganyan lagi ginagawa ko para pit na pit pagka naibalik na natin. Para mag-fit dito. So, bago natin ibalik to, lalagyan mo natin siya ng grasa para hindi masira yung oil seal natin at mas mabilis siyang ibalik. Yan, dapat pataas yan to.
gamitin natin to. Gamit tayo ng rubber mallet. Yan, ilagay na natin yung oil seal na bago. Tapos lalagyan natin ng grasa. Yan, pwede na natin ibalik na to. Ito po lang gasket natin pala sir. Hindi ko na pinalitan kasi wala tayong mabilang available niyan. Ay, babalik na natin. Kaya ginawa ko niyan, nilagyan ko doon ng Beta Gray. Basta wala, hindi nawala yung kaputol. And tapos, punta tayo sa kabila para maikpit na natin yung mga tornilyo. Ito yung hose na to, huwag niyo makalimutan yan. Kasi napaka-importante itong hose na to. Dapat hindi nalalagyan ng tubig yan. Kung ito nalagyan ng tubig, maisira yung mga gear natin. Wait, dito naman tayo. Higpitan na natin yung ano, yung mga tornilyo ng transmission gear natin. Babalik na natin sa benta si ano, transmission na. Pagka naghigpit tayo nito, dapat nalalay lang, huwag masyadong mahigpit, baka malustrate. Pagkatapos nyan, ibabalik na natin yung mga dapat natin ibalik. Gamit lang kayo niyan ng ano ng T-rinse na 10 mm. Balik na natin tong kanyang third drive. Ito yung clutch bill. Huwag nyo kalimutan yung washer. Ayan, tapos higpitan na natin. 19 mm po yung size ng tornilyo natin. Okay, balik na natin yung crankcase cover nya. Tapos balik na natin yung mga tornilyo. Lahat po ng tornilyo ng nasa gilid, pare-parehas po yung laki niyan. Isa lang po yung malaking tornilyo dyan, yung nasa gitna lang. Okay, babalik naman natin yung speedometer cover niya. Okay, tapos na tayo rito. Babalik na natin yung gulong niya saka yung tambocho. Okay, babalik na natin. Bago nyo balik yan, lagyan nyo muna ng grasa para hindi mag-lock yung ating mags. Tapos higpitan natin. Saludo natin yung tambocho.
Ayan, pagtapos natin dito, lalagyan naman natin ng gear oil yung transmission gear niya kasi binaklas natin. Ayan, tapos na tayo dyan. Dito naman tayo sa may parting transmission gear. Lalagyan natin siya ng gear oil. Ganun lang po kataling magpalit ng oil set sa ating transmission. Ayan, testing natin. Okay, ganito na lang yung ating video. Maraming salamat. Ingat.